sa nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan upang maitaas ang booster coverage sa bansa. Panibagong vaccination site ang binuksan sa Maynila. At kasabay ng pagpapatupad ng voluntaryong pagsusot ng face mask sa outdoor areas, may babala ang MMDA kaugnay dito. May ulat si Claisel Pardilla. Bahagi na ng trabaho ni Weng bilang social worker ang makisalamuha sa tao. Pero dahil voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask, nais niyang protektahan pa ang kanyang sarili. Buti na lamang isang panibagong vaccination site ang binuksan ngayong araw. Ito ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development NCR Office. 300 kawanin ng DSWD kasama ang kanilang kapamilya at mga pumila sa tanggapan ang nabigyan ng booster shot. Pasok dito si Weng na isinama pa ang kanyang asawa. Protektahan natin sarili natin, protektado din syempre yung mga nakasalamuhan natin. Kasabay ng pagpapatupad ng voluntaryong pagsusuot ng face mask, puspusa ng pamahalaan sa pagbubukas ng mas maraming vaccination sites upang ilapit ang COVID-19 booster shot sa publiko na bahagi ng pinaslakas vaccination campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungo sa pagiging ligtas kontra COVID-19. Voluntary na lang ang mask sa labas, pero dapat bigyan pa rin natin ng proteksyon ang makakasalamuhan natin. Maging responsable tayo, kaya magpa-booster para maabot natin yung target for the first 100 days. Higit kumulang 19,000 pinaslakas vaccination site na ang binuksan. Nasa 49.6% na ang booster coverage sa NCR at 50% ang target pagdating ng October 8. We are even ramping up na yung ating pagbabakuna. Hindi din kami nag-i-aim lang na 50%, na as much as we can. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng Health Department ang surge sa COVID-19 kahit voluntaryo na ang pagsusuot ng face mask. Our projections are not really that huge na there would be a rise in cases for the next 2 weeks. No, we are not expecting that high naman na we'll have a surge in cases. Given also for the vaccination coverages that we have here in the NCR. Pero hindi magpapakampante ang Department of the Interior and Local Government. Maring sinabi ng tanggapan na bawal pa rin alisin ang face mask sa mga indoor space at pampublikong sakayan. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga local government unit at sa Philippine National Police para ipatupad ang health protocol. Nagbabala naman ang Metropolitan Manila Development Authority na sisitahin ang mga hindi nagsusuot ng face mask sa mga lugar na open space o bukas pero siksikan at maraming tao. Definitely, tutulong ang MMDA para manita sa mga mamamayan natin na walang mask o hindi magsusuot ng mask sa isang lugar na open pero crowded. Claisel Pardilla para sa Bayan.